Sikat na sikat po itong rule or itong guidelines na kapag mag-change oil ay kailangan every 5,000 kilometers. Actually, ako nga din po kapag tinatanong ng mga viewers kung kailan ako nag-change oil, yan din ang sinasabi ko, every 5,000 kilometers. Kasi sa totoo lang naman guys, yan na po yung na-practice natin ng matagal na panahon. Pagkatapos, yan din ang itinuturo ng karamihan ng mga kasa at mga mekaniko. Pero alam nyo ba guys, na sa US at sa ibang developed countries ay dinidiscourage na ang ganitong practice. Kasi sa kanila ngayon, ang guideline sa pag-change oil ay 5,000 miles. Take note guys ha, miles, hindi kilometers. Kasi ang 5,000 miles ay equivalent to 8,046 kilometers. So kung sa mga Pinoy ko yan sasabihin na 8,000 kilometers na ang pag-change oil na gagawin natin, malamang maraming tumaas ang kilay at malamang napagsimulan ito ng maraming debate. So bakit nga ba sa mga developed countries ay 5,000 miles na ang change oil nila? Alam niyo guys, nung mga early years ng automotive sa Amerika, ang change oil talaga nila ay every month. Yan po ay dahil sa primitibo pa ang mga sasakyan noon. Primitibo din yung mga langis na ginagamit nila noon. Tapos isa pa guys, ang mga sinaunang makina ay walang oil filter. Kaya yung mga langis nila noon na hindi nakagandahan ng quality ay lalong mas mabilis na nagdi-deteriorate. Pero noong taong 1923, dinevelop ni Ernest Sweetland at George Greenhalgh ang kauna-unahang oil filtration system para sa mga sasakyan. At tinawag nila itong Purolator, short for Pure Oil Later. At mula po noon ay nafifiltrate na itong mga langis ng sasakyan. Kaya umaabot na ng 3 months bago sila mag-change oil. Alam nyo kasi sa Amerika guys ay very car-driven society po sila. Kaya yung 3 months nila noon ay kaya nilang tumakbo ng 3,000 miles. Na kung i-convert natin sa kilometers ay 4,828. Malapit-lapit na po yan sa 5,000 kilometers. Kaya dyan po nauso yung 5,000 kilometers na change oil. Kasi mas madaling tandaan yung 5,000 kilometers kaysa sa 4,828. Pero ngayon guys, sa US, itong 3,000 miles na change oil ay myth na lang. Or sa Tagalog ay kumbaga alamat na lang ito, hindi na nila ito sinusunod. Actually, kung itatype nyo sa Google yung words na 3,000 miles myth, ay mababasa nyo na kagad doon itong topic natin na hindi na nila sinusunod yung 3,000 miles change oil. Kasi nga guys, mas sinusunod na nila ang 5,000 miles interval ng pag-change oil. In the case of this 2007 Matrix, Toyota requires 5,000 mile oil changes. Please do yourself a favor and change your oil every 5,000 miles or... Yan po ay sa regular na mineral oil. Hindi pa po yan yung full synthetic oil. Kasi pag full synthetic oil, mas malayo, 7,500 miles up to 15,000 miles. Napakalaki na po kasi ng pinagbago ng mga makina ngayon kung ikukumpara sa mga makina noong 1930s or 1920s. Mas precise ang pagkaka-engineer. Pagkatapos, mas magaganda rin yung mga timpla ng metals na ginagamit. At the same time, malaki na rin po ang naging improvement sa mga langis na ginagamit natin ngayon. Kahit yung mga regular na mineral oils lang ay mas mataas ang heat tolerance. Tapos may mga additives na rin na nakakalinis at saka mas magaling mag-lubricate kaysa sa mga oils noon. Tapos isa pang rason guys ay iba na rin ang mga oil filters ngayon. Ang oil filters noon ay hindi masyadong nakaka-filter talaga ng mga dumi sa langis. Hindi katulad ngayon na hanggang sa microscopic level ay kayang i-filter. Kaya ang langis po ngayon ay mas matagal mag-deteriorate at maganda pa rin ang quality kahit na bumiyahe ka na ng mas mahaba-habang milya. At kung noon ay nagsimula sila sa once a month ay kailangan mag-change oil ka, gamitin mo or hindi gamitin ang sasakyan. Ngayon po ang itinuturo na sa kanila ay mag-change oil at least once a year. Gamitin or hindi mo man gamitin ang sasakyan. Ang isa pa sa rason nila kung bakit mas ini-encourage na nila ang mas mahabang interval ng change oil
ay dahil sa mas environment friendly na ang US ngayon kaysa noon. Alam nyo ba guys na merong 278 million na mga registered cars sa Amerika? Hindi pa kasama dyan ang mga trucks at iba pang mga sasakyan. Imagine niyo kung lahat dyan ay mag-change oil every 3 months, ay milyong-milyong galon din ng langis ang kailangan nilang i-recycle. Na sa totoo lang naman ay hindi nila na i-recycle lahat. At yung iba ay naitatapon lang pabalik sa environment. May nabasa nga po akong isang article, ang sabi nito. Noon daw kasi kaya itinuro yung 3,000 miles na change oil ay dahil sa very extensive talaga ang kampanya or advertisement ng mga oil companies at saka ng mga car companies. Siyempre, para sila kumita ng mas marami. Pag mas madalas may mag-change oil, mas maraming bibili ng langis, mas maraming magpapaservice sa mga kasa. So, naisip ko tuloy bakit kaya dito sa Pilipinas, every 3,000 miles or every 5,000 kilometers pa rin ang nakakagawian nating change oil interval. Samantalang sa mga developed countries ay 5,000 miles na or 8,000 kilometers ang pag-change oil. Tapos sa US, kahit hindi obligado ang mga sasakyan na mag-switch sa mineral oil to full synthetic, ay mas ini-encourage din nila ito na mag-switch at gumamit ng full synthetic. Para ang next na change oil nila ay 7,500 to 15,000 miles na, which is kung i-convert mo dito sa kilometers ay 12,000 to 24,000 kilometers. Imagine niyo na lang kung yan ang sasabihin ko sa vlog natin na gumamit kayo na full synthetic oil para ang next na change oil nyo ay sa susunod na 24,000 kilometers na. Nasisigurado ko ng maraming mga violent reactions ang mga Pinoy bashers kung yan ang sasabihin ko. Pero guys, personally ako po kasi kung mag-change oil, regular oil lang ang ginagamit ko. Di naman po ako particular sa brand, basta legit yung pangalan like Shell, Castrol, Caltex, etc. Okay na po sa akin yon. Mas mahalaga po kasi sa akin ay yung viscosity. So kung ano po ang sasakyan ko ngayon, hinahanap ko po yan sa manual ko ano yung recommended na viscosity. Tapos sa abot na makakaya ko ay every 5,000 kilometers nag-change oil ako kasi very frequent po kasi akong gumamit ng sasakyan. Pero kung wala po akong budget, umaabot po yan ng hanggang 7,000 kilometers. Kasi medyo mabigat din po sa budget yung pag-change oil, kaya kung minsan hindi rin po nasusunod yung every 5,000 kilometers. Base sa experience ko, okay naman kasi alam nyo yung adventure namin na 21 years old na ay maayos at buo pa yung makina hanggang ngayon. Ulitin ko lang guys, ito ay personal ko na pamamaraan lang, hindi ko sinasabing gayahin nyo. Saka ito naman po kasing topic natin ngayon ay sineshare ko lang kung ano yung mga nare-research at saka yung mga nababasa ko. Ang mga sasakyan naman po kasi natin, iba-iba ang brand, iba-iba rin ang purpose. Nandiyan naman po ang manual para magsabi sa inyo kung ano talaga ang kailangang langis niyan at saka kung kailan kayo mag-change oil. So regardless kung ano ang madidinig nyo sa ibang tao or sa ibang mekaniko or sa kung ano man ang mapapanood nyo sa internet, ang mapapayo ko sa inyo, sundin nyo yung nasa manual. At kung wala na kayong manual, umanap kayo ng taong kakilala nyo na kapares ng sasakyan nyo na meron pang manual. O kaya naman, i-research nyo sa internet yung manual niyan. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin about sa pag-change oil. Maraming maraming salamat po sa MR3M para sa t-shirt natin ngayon na official merch ng channel natin. Sila po kasi ang gumagawa niyan. Available po ito sa Shopee. Maraming kulay at saka maraming designs. Kung meron pa po ako mga nakalimutang sabihin, i-comment nyo lang po sa baba para mas mahaba ang kwentuhan natin. Pagkatapos, doon po sa mga hindi pa nagsusubscribe, pindutin nyo na yan subscribe button, pati na yung notification bell. Muli, ito si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!